Hi, good morning guys. Good morning sa aking mga suki, sa aking YouTube channel, sa aking mga viewer, sa aking mga subscriber. Mag-on-the-spot tayo ngayong araw na ito. Araw ng mga puso. Mag-on-the-spot tayo sa gasoline boy. Tatanungin natin ang kanyang buhay bilang isang you know, nagtatrabaho sa gasoline boy. Alamin natin ang kanyang status sa kanyang work, paano niya ginagawa sa pang-araw-araw na kanyang pamumuhay bilang isang gasoline boy. Tara, punta na natin. Let's go. Good morning, bro. Full tank. 400 lang, bro. 400. Yes, bro. Bro, pa-check muna kung okay, kung tama yung aking bayad. Pwede. Premium, bro. Premium 400. Oh. Bro, anong pangalan mo? Okay lang, mga 5 minutes lang. Interviewin kita mamaya. Okay lang. Okay, okay. Yan, pumayag si bro. Pumayag na ma-interview natin siya. Tatanungin natin ang kanyang buhay bilang isang gasoline boy. Okay? Dito ako nag-gasolina. Tuwing ako'y mag-figura, pawiin ng bahay. Let's start, boss. Okay, okay, boss. Okay. Depend lang, ah. Yan, yan si Kuya. Bro, anong pangalan mo, bro? Ano pangalan? Michael, Michael. Ay, yan si Brother Michael. Brother Michael, ilang taon ka na dito? Ano nga, 2 taon. Kumusta ang trabaho mo? Okay naman. Okay naman. Okay, hindi ka ba nahirapan sa trabaho mo? Ayos lang. Ayos lang. Sa trabaho mo, ano yung pinaka the worst na na-encounter mo sa pagtrabaho? Sa alin? Sa pinaka the worst, yung pinaka masamang ano na experience mo sa pagtrabaho mo. Yung mga ano? Oo. Yung mga masungit? Minsan yung mga masasungit na ano, customer. Customer, okay. Ano pa? Saka sa ano, minsan naiinis din sa mga kasama. Okay. So, sa 2 years mo nagtrabaho, ano naman yung napulot mong aral sa inyong pagkatrabaho? Yung natutunan mo? Yung natutunan mo, ano, magpakumbaba, okay. Magbigay. Okay. At ano, na ano ko na maging yung, basta yun na yan, yung ano. Okay. Ibig sabihin, marunong siyang magpakumbaba, tapos malawak yung kanyang pagwala. Sa mga aking mga viewers, alam naman natin ang lahat ng tao ay talagang kailangan talaga marunong mag-unawa sa kapwa. Bro, ano ang masasabi niyo sa mga kabataan na naniligaw ng landas upang sa ganun sila ay makahanap ng trabaho na maganda? Masasabi ko lang sa ano mga kabataan na
nalangin na lang sila kay Lord na sana hindi sila, sana ay ano, gabayan sila na yung Diyos na ano, sa patungong ay sa tamang landas. At bro, sa pag uwi mo tapos pagpunta mo dito, hindi ka naman nahirapan? Hindi naman, nagpapay ka naman sa siya. Bro, anong masasabi mo sa kalagayan mo na para ma-encourage sila na kung ano man mangyari sa ating pang-araw-araw na gawain, ano po ang dapat natin gawin? Dasal lang tayo sa ano, Panginoon. Okay, tiwala lang. Tiwala lang. Okay. Hindi ka na, di rin naman kahit nakasalanan tayo, di naman tayo pababayaan ng Panginoon. Tama, tiwala. Okay. Okay, salamat. Bro, salamat po sa pagpaulak mo sa akin. Thank you, bro. Salamat. Good luck sa iyong trabaho, karir. Salamat. Oh, mag-hi ka. Anong probinsya mo, bro? Siargao. Oh, Siargao. Hi ka. Hello, sa taga Siargao. Anong family name nyo? Congreso. Congreso family. Okay, mag-regards ka sa mga, mag-greet ka sa mga, greet mo sila, yung mga kapatid mo, mga mag-anak mo. Oh, sa pamilya ko dyan, sa, ano, sa Siargao, happy Valentine's sa inyong lahat. Okay. Lahat na, ano, pamilya ko. Okay. Yung mga kasamahan mo dito sa trabaho? Sa mga panood ngayon? Happy Valentine's din sa kanilang lahat. Okay, salamat po, bro. Salamat and God bless. Thank you. Good luck. Okay. Salamat po sa inyong pagpapanood sa aking vlog. Naway, napanutan niyo po ng aral ang aking vlog sa araw na ito. Alam mo, sa trabaho talaga, kailangan talaga kailangan talaga ng sakripisyo. Kahit sino, kahit ano pa man ang inyong status sa buhay, kailangan talaga mayroon tayong respeto sa ating kapwa. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaangat sa buhay, kailangan natin magkaroon ng tiwala sa ating kapwa at respeto upang sa ganun tayo ay mamuhay ng maayos at walang naapakan. Kung tayo ay nakakaangat sa lahat ng pamaraan na ating tagumpayan, ishare natin sa ating kapwa upang sa ganun tayo ay magkaroon ng magandang pagpapaunawaan sa ating bayan, sa ating bayang Pilipinas. Okay, okay? Sa lahat ng ating mga vlog. Magbiyahe ka pa lang? Opo. Magkano boundary rin dyan sa inyo? 500 lang. Ay bro, anong pangalan mo bro? Dante pa rin. Ako bro, ito isang taxi driver din. On the spot, interview. Bro, kumusta? Kumusta? Laguna ako eh. Ha? Laguna. Ah, taga Laguna ka? Hindi. May service ako ngayon. Ah, may. Bro, kumusta ang buhay, ang bilang isang taxi driver, kumusta ang buhay? Ayos lang, pre. Kumusta? Sa unang sampa mo bilang isang taxi driver, ano ang na-experience mo? Mahirap, syempre. Sa una, mahirap? Oo. Ano pa? Ano pa masaya? May halong kaba kasi hindi mo alam yung ano eh. Okay. Ano yung kabutihan na nadudulot sa'yo bilang isang taxi driver? Syempre, kailangan matulungin tayo, approachable tayo sa pasero. Okay. Ano naman yung mga pinaka the worst na-encounter mo sa taxi? Maraming si Raulo na pasero. Pasero? Oo. Tapos? Kahit tama yung metro natin eh, sasabihin may daya eh. Ibig sabihin, hindi naman lahat siguro, di ba? Hindi naman lahat. Pero kadalasan, kailangan natin magpapasensya. Okay, bro. Salamat bro. Salamat. And on the spot, pasensya na sa may mga words kasi na hindi dapat kailangan na ano. Pero unawain na lang natin kasi kumbaga on the spot lang natin siya na interview. So guys, muli, salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Kaya ano, sa sunod, marami pa tayong mga sorpresa na ibabahagi sa inyo ang mga life story ng ating mga kapwa Pilipino sa ating pag-vlog sa ating YouTube channel. Sa mga aking mga subscriber,
sabay, patuloy nyo pong tangkilikin ang aking mga vlog at aking mga song covers sa aking channel, sa aking YouTube channel. Muli, ako si Kuya Awi, Piculano. Diyos mabalos sa inyong gawos, sa inyong gawos. Salamat po, salamat. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating mga nagtiwala sa ating sarili at sa ating pungay kapal. Salamat po. God bless. Thank you po. Salamat.